Po si Sergeant Amor de Labarite. It's 79935. Na-assign sa 11 SRC, Periculoso Company. SR Class 185-2012. Bali, i-share ko lang ang sa naranasan ko ay sa ano, sa Battle of Marawi. Doon noong September 11, bali kukunin na namin yung ano doon, yung last target namin na ang target namin is ang land bank. Nag-briefing kami, maganda yung pagka-briefing doon. Kasi ang binigay sa amin ng target ng batalyon, kasi last na talaga yon, kasi kami nangunguna doon. Ngayon, pag kaumagahan, kinuha namin, binaming, tapos pinuntahan talaga namin 11 SRC. Kasabay namin yung LRR na isang company. Sa likod sila dumaan, kami inakyat namin yung second floor. Pag-akyat namin sa second floor, kasi ang team ko yung ano, yung leading doon, yung team namin. Pag-akyat namin ng second floor, nag-iwahiwalay na yung team. May kumuha ng third floor, fourth floor. Tapos yung team ko, pagkuha namin ng second floor, dumiritso kami ng first floor. Pagkuha namin ng first floor, nandun yung mga butas na ano, pinutukan kami doon. Pagputok ng kalaban, bali, natagal namin kinuha talaga yung first floor. Ngayon, tumalon sila sa butas. Tumalon sila sa butas, kaya napasok namin ang first floor. Pagtalon nila sa butas, yun nga, bali, nag-request kami ng ano, ng monotob para masunog dun sa ano, ground floor, kasi may ground floor yung ano, yung land bank. Ngayon, tinatapunan namin ng granada. Ngayon nag ano ngayon si ano si Captain Sandoval na kuman siya ngayon na kukunin yung isang team, pasukin yung ground floor. Ngayon yung section namin, kasi section kami pumasok doon, yung isang team pinasok talaga yung first floor ay yung ground floor. Pagdating ng ano leading, ayun, pagdating ng tatlong tao doon sa baba, pinutukan sila. Binagbagan sila doon. Ngayon, natamaan yun si ano si Sergeant Sarintros, natamaan sa kamay, tinakbo, kinuha, tapos inakyat ulit sa amin sa may first floor. Ngayon, yung isang team na tinawagan ni, kasi ang team leader doon si Sarintros. Ngayon, tinawagan niya yung isang team doon sa ano, sa third floor. Ngayon, bumaba yung isang team. Kasi kami, yung leading team, kami, binabantayan namin yung butas doon sa first floor. Kasi kaya nila akyatin yun, kasi may hagdan sila doon. May hagdan. Kaya binabantayan namin yun, granada namin. Ngayon, yung isang team na nasa third floor, tinawagan na susulong doon sa ano, sa ground floor. Ngayon, pagdating na isang team doon, dala ni Sarinmante. Pagdating doon ni Sarinmante sa first, sa ground floor, ngayon, binagbagan nila. Binagbagan ng binagbagan. Ngayon, may tao pala doon sa may poste. Sa may poste sa likod. Ngayon, yun yung tumira kay Sarinmante. Natamaan siya sa kamay, sa likod. Natumba siya doon. Ngayon, tawag siya ng rescue. Ngayon, pagtawag niya ng rescue, mahirap gapangin kasi open. Ngayon, nabalitaan ngayon ni, ano, ni Late Daredevil, Sir Sandoval, nabalitaan niya na tamaan ngayon. Gusto niya i-rescue. Dumaan siya doon sa ano, dumaan siya sa ground floor talaga. Pagdaan niya sa ground floor, doon sa likod, kasama niya yung tagatin company na isang tao na dinala niya kasi nandun siya sa labas. Pagdating niya doon, hindi niya alam na mayroon din sa may puste sa kabila. Doon. Natamaan na siya doon. Pagputok sa kanya, natamaan. Buhay pa siya, pero nakatawag pa kasi. Buhay pa siya, nakatawag pa siya na tulong. Yun yung last na narinig ko sa radyo, tulong. Yun yung sabi niya. Hanggang noon na wala na ng radyo. Pinapakakiramdaman namin kung tatawag pa ba siya.
Kaya lahat kami, yung 11 company, pinasok yung ground floor. Pagpasok ng ground floor, hindi talaga umalis yung kalaban. Kaya matagal namin nakuha si, ano, si Sergeant Pante, tapos si Leader Deville. Matagal namin siya nakuha, hanggang sa binabato kami ng granada doon. Pag granada sa amin, anim na naman kami na wounded. Kasama ako doon, na wounded pag tapon ng granada, kasi wala talaga, open talaga, tapos maliliit yung poste ng ano, ng ground floor. Dito sa ano, dito sa may siko ko. Ngayon, pag dating ng mga alas dos, doon na namin na ano, nakuha si Sir Derdibel. Nakuha namin siya mga alas dos, pati si Sarit Mante, na wala nang buhay si ano, si Sir Sandoval. Oh, Master. Pagkuha namin sa kanya, wala na talaga siyang buhay, kasi ulo talaga, tama niya. Isa lang, Master. Isa lang. Pero nung pagtama niya, nakatawag pa talaga siya ng tulong. Oh. Malapit lang, Master. Masa 10 meters lang. Kasi siya yung gusto mag-ano eh. Siya yung gusto mag-recover. Oh, kasi yung true pattern, nandito siya, nandito sa may ano, nandito sa hagdan, pababa yun, pababa. Tapos may isang poste. Yun lang tinataguan talaga ng tropa. Yun lang tinataguan ng tropa. Sa tin company siya umikot sa doon, Master. Kasama niya yung namatay din na ano, na tin company. Dalawa sila doon namatay. Kasama niya. Kasi yun yung binadi niya. Umikot siya doon, tapos nagsama siya ng isang taga tin company. Dalawa talaga sila, Master. Yung isa, yung taga tin company, doon siya talaga sa, ano, sa may pintuan. Siya nakadikit pa siya dito eh, kasi kinamang niya eh. Kinamang niya. Si Sarin Pante. Nagkamang siya. Ngayon, pag ano niya siguro sabi, na wala nang putok, nag ano ba, nagniling doon sa pinutukan. Wala, Master. Na ano talaga siya doon. Ay, nga sa pinutukan, sabi niya. Yun man lang sabi niya, na last target na natin to. Yun man lang mga pinapahiwatig niya noon. Oo, oh, kahit na gusto hindi nga namin alam. Hindi nga namin alam, Master, na duman siya galing sa baba. Sa ground floor talaga doon siya duman. Tapos kasama niya yung namatay din natin company. Isa. Oh, sa radyo, Master. Sa radyo. Wala, Master. Hindi namin alam na nandun na siya sa natin company kasi siya nagdala sa amin. Siya nagdala sa amin papasok doon sa second floor eh. Bago namin pinaba yung first floor. Para kami wala isa. Oo, Master. Tapos sa pagsinawag niyo ako, tapos sa rin niyo, sa mitang. Wala, Master. Pag ano niya, yung last na tawag na niya, na nagtawag si Sarin Mante, na tulong, tulong, sabi niya sa radyo, Sarin Mante. Ngayon, nagtawag din siya na, coming na kami dyan, sabi niya. Hindi namin alam kung saan dumaan. Doon pala dumaan sa baba talaga. Dumaan, Master. Dumaan siya sa baba, sa ground floor talaga. Tapos ano siya tawag ko? Wala naman, Master. Yung pagkatama niyan, ang last na nasabi na lang, tulong. Wala na, Master. Wala na. Hindi rin yan pala, Sir. Oo, Master. Oo, nandun pala siya. Doon na yung nalaman namin, pag ano namin kay Sir Mante, siya pala yung nandun. Tumawag Sir Mante na, CEO, tama. Yung ganun ba? Ano yung sigawan na lang ko? Radyo, Master. Naririnig namin ba? Si CEO, may tama. Si CEO, ganyan si Sir Mante ba? Kay, siyempre, team leader siya doon sa kapila eh. Kaya nalaman namin na patay na pala nung inakyat na namin. Recover. Ah, wala man, Master. Siguro, hanggang doon na lang talaga din yung buhay. Sa daming encounter din na ganyan, marami na rin ang kasama na namatay. Kaya man i-handle yung sarili. O, normal na maanuhan natin sila, maalala sa pagtulog, ganun. Pero, hindi man yung sobra-sobra siguro na parang maano ka na, maakot ka na. Kasi trabaho natin ito eh. Yan ang circumstance.
Bali sa akin mo sir, pagdadala ko sa tao sa anong bundok, talaga, palagi ko yan sila sinasabihan na mag-ingat palagi, mas lalo na dyan sa ano, yung mga leading, sabi ko yung lead scout sa guide, huwag kayong lilingon talaga, kasi kami, sumusunod kami sa inyo, kayo yung importante dyan na nakakita sa harapan talaga. Yan yung mga advice ko dyan sa mga tao ko, pag ako yung nagdadala master. Security. Yan. Lalo na sa gabi, duty. Importante talaga yan, master. Pag mag-hold, master, ano na yan, papalitan lang siya doon ng ano. Bali, ang patawag ko lang talaga dyan, team leader na lang yan. Patawag ko yung team leader. Patawag ko ganyan, dapat team leader sa akin. Siya na yung bahala mag-dissemination sa taon. Bali, para sa akin siguro master, sa suspicion ko dito sa bilang isang senior dito sa Ilibin Company, ang masasabi ko dyan master, gusto ko talaga maranasan din ng ano, ng sumusunod sa akin kung ano yung naranasan ko na inano sa akin ng senior ko noon, yung ipinaranas sa akin, na hindi ko sinasabi na ganun master, na yung kulata ganun, hindi. Ang sa akin, yung kung ano yung natutunan ko sa mga senior ko noon, yun yung gusto ko iparanas sa mga junior ko. Para naman maganda yung takbo ng ano, ng kumpanya. Tapos meron yan master, meron yan na ano, na nag-away kami ni Mrs. noon, nag-away kami noon, umakyat kami ng bundok, kahit may signal hindi ka makatext kasi hindi ka rin niya replyan, tawagan mo hindi ka rin niya sagutin, tapos may encounter ka pa, yun yung pinaka malungkot pa, kasi yung pamilya mo iniisip mo, tapos ikaw may encounter ka pa. Kaya nilalakasan ko na lang ng loob ko, master. Lakas ng loob na lang talaga. Yun, yung sa akin. Lumura talaga, master. Kasi gusto mo kausapin yung mga anak mo. Hindi mo makausap. Kaya nakakalungkot ka talaga, master. Pag ganun na sitwasyon, yung nag-aaway kayo ng asawa mo, madamay lahat, pati mga anak mo, kasi hindi mo sila makausap. Oh sir, yung tao mo pa, lalo-lalo na nung ganun na nandun tayo sa Surigao, ako yung team leader noon. Ilan tao yun? 6 na tao rin yung naalala mo dyan, tapos pamilya mo pa. Kaya malungkot talaga pag ganun, kaya nilalakasan ko lang talaga yung loob para sa pamilya ko, tapos para sa tao ko. Yung oh master, oh, masaya din talaga sa bundok kasi sama-sama kami. Sama-sama tayo.
Tapos, kung may signal, makatawag tayo. Kung wala naman, pasayahin na lang natin yung sarili natin para sa, ano, sa kakaayos ng lakad natin. Ano ba, sir? Yes, master, meron yan. Bali, masaya talaga yung tropa yan, lalong-lalo na pag may signal na yung mga 5 days o 7 days na ganyan, tapos magkasignal ka, magkasignal sa bundok. Masaya yung tropa yan. Pero ako, bilang section sergeant, pag ano, sinasabihan ko sila na isang text lang. Pag naka-reply, replyan mo, tago na yung cellphone kasi security tayo. Oh, masaya tayo kasi may signal talaga. Pero unahin natin yung sarili natin, yung safety natin. Yan yung mga anak ko, lalong-lalo section sergeant ako. Yan yung masasabi ko sa akin na, oh, masaya sa masaya, master, pag may signal talaga. Meron yan, master. Oh, meron yan pag nagsasabi talaga. Pero sa dito pa lang yan, master. Bilang isang section sergeant, kinakausap ko na yan sila. Pagkausap ko ganyan, kung sino yung may birthday man dyan, pinapaiwan ko na yan. Pinapaiwan ko na. Kaso pag ano, master, hindi natin maiwasan na kulang talaga yung tao, pinapasama na yan. Pinapasama, talo na ngayon, birthday niya. Akyat kami ngayong gabi. Sama kasi walang tao. Sama talaga yan. Kaya kinakausap ko na yan na pagbaba na lang natin i-ano yung birthday mo talaga. Ganun yung ano ko dyan. Tapos kausapin ko rin yung official na magdala sa amin na, sir, pwede pagbaba, ipaanoy natin yung may birthday. Okay, sir. Yun yung ano ko dyan, sir. Wala pa ako na encounter niyan, master, eh. Wala pa, master, eh.